Kaya din galit na galit ako dun sa mga yung nabanggit ko kanina, ano. PBA player dati. Alam kong may pera naman. Ilan yung sasakyan? Maganda yung bahay. Tapos magbibigay yung team namin ng ayuda dahil sila naman yung homeowners naman nila yung nag-request na pumasok kami doon. Mas mumurahin yung team players natin. Yung sense of entitlement ng mga ibang tao, grabe talaga. Ito mga frontliners natin na nagpapagod over and beyond the call of duty. Tapos mumura-murahin nung taong yun. Nagpipigil lang ako. Gusto ko banggitin yung pangalan niya. Alam ko yung Mark kung sino yun. Kayo na lang mag-usap. Siya na bahala sa'yo. Idol ko pa naman yun dati. Idol ko pa naman yun dati. Idol ko pa naman yun dati. Green Park. Pero speaking of Green Park, yung mga subdivision natin, ang lokal na pamahalaan, gusto po tulungan lahat. Pero sana maintindihan po natin, lalo na yung medyo may kaya at medyo nakakaluwag sa buhay, na hindi po ito yung tamang panahon para gamitin yung argumento na, ay, taxpayer din ako. Totoo po, taxpayer tayong lahat. Mula sa pinakamayaman na businessman hanggang sa taong walang bahay, lahat po tayo taxpayer. Dahil bumili ka lang ng RC, bumili ka lang ng pandesal, taxpayer ka na. Lahat po yan. Kung wala ka man income tax, one way or another, nagbabayad ka ng VAT. Lahat po tayo, pantay-pantay, taxpayer tayo lahat. We pay taxes as we are able, as we are blessed by God. Ngayon po, may mga nagrereklamo, ba't daw nuna yung gantong lugar? Bakit 3 weeks na o 1 buwan na lapa dito sa lugar namin? Sana maintindihan po natin, nasa malakihang krisis po tayo. Ito po, isipin po natin, o bigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa po, nagkaroon ng sunog. Isang neighborhood fire na 100 houses na po yung nasusunog. Sa isang barangay, mayroon naman po isang pusa. Umakyat ng puno at na-stuck doon. Alaga ng isang residente na stuck sa puno yung pusa. Sino po ang uunahin ng bumbero natin? Sino ang dapat unang tulungan ng bumbero natin? Yung bang pusa, yung alaga pusa ng isang residente, o yung neighborhood fire na 100 families o 100 households yung nasusunog na? Sino yung unang dapat tulungan? Di ba parang common sense naman, unang pupuntahan yung 100 households na nasusunog? E paano kung tumawag itong household, yung residente na may-ari ng pusa na umakyat ng puno? Teka, Mayor Bico, taxpayer naman ako. Dapat tulungan mo din ako. Nangangailangan din ako ng tulong. Oo, tama, kailangan ng tulong. At gusto natin tulungan pareho. Pero sino ang uunahin natin? Sana maintindihan natin yun. Yung mga mayayaman naman, yung mga may kaya sa buhay. Okay. Sige, Beth. Sir, ano nangyari? Bago, kasi naano mo ba na nagsalita si Mayor Bico tungkol sa'yo? Na sinasabi ay naliliit ang araw sa kanilang parang pinamimigay. Anong sagot mo dun, sir? Hindi naman sa ganun kasi lahat naman tayo ngayon eh. Problemado eh. Hindi naman yan, hindi naman walang mayaman, walang mahirap yan. Ano, kasi yung kung ano yung ibigay, siyempre tanggapin natin, blessing yan eh. Actually, before sila magbigay ng coupon, may nagdala nga ng ano dito, 2 kilong bigas at saka 2 sardinas. Ipasalamat ko pa nga sa Facebook, pinupost ko pa nga yun eh. Ano ba nangyari nung araw na yun, sir? Yun nga, nagbigay sila ng papel. Nandyan yung papel nga sa ano, sa sasakyan ko, kinikip ko kasi binidyohan lang kanina. Tapos, nareceive ko naman ng maayos. Sabi ko, sige, tapos pinilapan ko sa loob, pinirmahan ko yung ano kasi sabi galing daw kay Mayor. So, that time, paalis din ako kasi bibili akong tinapay para snack namin kasi ganitong oras yun eh. So, tinanong ako tapos na ako mag-ano, sir, sabi ko, saan to ibibigay? Sabi niya, sir, nandyan yung ano sa unahan. So, sabi ko, ganun po ba? So, sabi niya, bakit sir, aalis po kayo? Sabi ko, hindi, bibili lang akong tinapay. Sige sir, daanan mo na lang. Sabi ko, sige, akala ko, ang dadaanan ko is food, relief goods or something. So, drive ako ng sasakyan. Pagdating nun, si sir, tapos na, gumanon si meron na yung
form, yung form na binigay. Sabi ko, ito na yung form, napirmahan ko na. Kinat nila, pagbalik sa akin, may food coupon na worth 300. Oh, hindi ko minamaliit yun. Siyempre, blessing yun eh. Uh-huh. Di ba? Bakit dumating word na minamaliit mo raw, sir? Paano nangyari? Hindi, nung pagkuha ko ng 300, sabi ko sa kanila, sir, bakit coupon? Sabi niya, sir, ganito kasi yun, sir. Pipila ka, sir, sa ano, mobile palingke. Uh-huh. Na ano. Sabi ko, ha? Kasi, siyempre, ako nakikinig ako ng mga balita, bawal yung mga... Ano yung grupo-grupo na mga ano tayo, bawal yung mga... Ano yung grupo-grupo na mga ano eh, bawal yun eh. Yung mga ano, kasi sabi ko, bakit papipila? Eh pwede nyo naman iba-ibahay, kaya nyo ang ginawa eh, sa halagang 300. Hindi nyo pa iba-ibahay. Sinarado ko dito na side, sa sasakyan. Tapos merong barangay Tanod, naka-orange siya eh. Alam ko barangay Tanod yun eh. Sabi ko sa kanya, tsaka yung mag-asawa dyan sa unahan, nakatabi dito. Yan. Magkano lang, medyo malapit lang sila. Pwede naman yun, yung mag-asawa, witness yun eh. Nawala talagang, walang away, walang murahan. Walang nangyayaring ganun. Walang sigawan, walang nangyayari. Sinabi ko lang sa Tanod na, iparating mo kay Mayor, bayaw ko pa ng, ganito talaga pagkasabi ko. Iparating mo kay Mayor, bayaw pa naman niya yung kaibigan ko, si Mark Fingris. Sabi ko, ganun lang yan. Na mali yung ginagawa niya. Gimana na, kung yun lang parang message lang na mali, dapat ibahay-bahay nga. Sabi ko, kaya nyo namang, kasi dati nung Christmas, may ginagawa sila na binabahay-bahay nila yung pamimigay ni Mayor. Nakaka-receive din kami. So, nagbigay sila ng PLP, yung permit na makalabas ka ng ano, dito kasi nakaschedule Tuesday, Friday. So, nagbigay sila ng umaga na yun, tapos nagbigay sila ng yung papel na form. Pinakaya naman nila bahay-bahay. Sabi ko, bakit ngayon, hindi nyo makaya sa halagang 300, hindi nyo makaya na ibahay-bahay. Ang iniiwasan kasi natin dito, magkumpul-kumpul, magpila-pila, may ano, eh dito sa amin, may positive na tatlo. Base sa gwardiya yan ha. Pero ang nalaman ko talaga, may dalawa kasi napadalhan ako dito. Yung isa, di ko na alam kung sino ba yun. Kasi ang dalawa, meron dito sa Washington daw at saka sa itong Queensland. So yun ang iniiwasan ko. Hindi ka ba sir nagmura? Hindi ako nagmura. Mamatay man ako, hindi ako nagmumura. Hindi mo minura yung mga... Wala akong minumura talaga. Kasi kung ako naintindihan kong trabaho ng mga frontliner eh. Alam ko kung gaano kahirap. Kasi yung kapatid ko dun sa Cebu, nagpo-frontliner din. Pamangkin ko, doktor, nagpo-frontliner din. Mga pinsan ko, frontliner din. Naintindihan ko yung pagod nila. Naintindihan ko sila. Hindi naman ako ganun. Hindi naman ako... Eh, siyempre, kilala ako eh. Bakit ko naman sila mumurahin? Eh, nagbibigay na nga sila ng tulong. Bakit ko sila mumurahin? Sabi ko, may mali naman. Pero, yung ano, tumatawa lang yung barangay Tanod na sinabihan ko. Mga ganun lang. Hindi, wala talaga ano. Tapos, umabante ako, nagtanong yung mag-asawa. Diyar, ano yung binigay? Ganyan-ganyan. Kasi nagano sila dahil gusto din siguro ng like claim. Sabi ko, ate, yung ano, food coupon pala to. Ano ba ina-expect mo na ibibigay? Bakit may mga form pa kasi? Social amelioration? Like, siguro, hindi, ang ano, relief goods lang talaga, okay lang. Yung bigas, something, dilata, mga ganyan. Yun talaga ina-expect ko na ibigay. Wala namang problema sa akin yun, siyempre. I-receive natin yun. Blessing pa rin, sabi ko nga, blessing pa din yun. Pero nagulat kasi, nagulat lang ako dahil nag-live video siya. Anong gabi yun, nag-ano pang guard dito, pinapuntahan ako. Tapos kinabukasan, may tumawag sa akin, kaibigan ko, na narinig mo ba yung, nakita mo ba yung live interview ni Mayor? Sabi ko, hindi ko nakita. So, sige, search mo. Tiningnan ko, kasi naka-ano naman ako sa kanya. Sinubaybayan ko rin naman siya, naka-follow ako sa kanya. Follower ako sa, ano, sa kanya. Kasi, syempre, bumilib din naman ako sa... Ano reaction mo sa mga sinabi ni Mayor? Nabigla ako. Sabi ko, mali naman tong dumating sa kanya. Ang ipaparating ko lang naman na ipa-house to house lang yung ibibigay niya. Hindi, ano, yun lang naman talaga gusto ko iparating.
wala akong ipara, wala akong minumura, wala talaga sin wala, wala ako, walang away, walang ano. Yun lang talaga sinasabi ko. So, posible sir, iba yung sumbong ng mga tao niya sa kanya, nakarating? Siguro, iba talaga yung sumbong kasi ang dumating sa kanya, minumura ko nga daw. Eh wala akong minumura eh. Tapos sabi, inaano ko daw yung leader sa, nakita ko yung video, inaano ko daw yung leader niya, ganyan-ganyan. Wala akong inaano, at saka hindi ko kilala yung leader eh. Kung leader ba yung matanda na ano. Pero tinatanong ko na, yung leader daw, yung konsyal lang, yung bading na konsyal, yung gay na konsyal dito sa Mangkahan, yun daw yung leader sa pagtanong-tanong ko. Eh never kami nag-uusap. Nung ano na yun, yung tao na yun, yung konsyal na yun, ang nakausap ko, yung matanda at saka yung naka-orange na tanod. Eh kung sa akin naman, kung sa side ko, kung meron man akong mali doon, na kung nagwala man ako doon, nagmumura ako, siguro naman may tanod nga sila eh, di ba? Dadagputin ako noon. May kasama sila nagro-robing police, hindi ka ba sila magra-radyo, may nagwawala dito. Di ba sila magbibidyo? Eh, oso na ngayon, magbibidyo ngayon kung nag-ano. Saan yung ano nila? Wala silang mano. At saka, wala rin talaga. Kahapon, pumunta ako kahapon sa opisina niya. Sinasabi ko talaga, pinapaliwanag ko sa kanya na, Mayor, walang nangyayari na ganyan. Ganyan na ano. Mali yung dumating talaga sa kanya. Si Mark English tumawag sa'yo? Nagkausap din kami ni Mark, nagkontakan na din kami ni Mark. Kaya nag-ano ko din dahil siya nga na, pag papunta kong ano, tinawagan ko din siya. Sabi ko, Mark, okay lang ba na ano? Sabi niya, sige, puntahan mo. Kasi mabait naman niya. Pero talaga mabait si Mayor. Wala talagang ano. Siguro na ano lang kasi syempre stress sa ano dahil sa problema ngayon. Syempre, ano siya, so, Mayor. Ano pinuntahan ng pag-uusap niya ni Mayor? Ayun, nag-usap kami about doon na ano, minumura ko daw ganyan. Sabi ko, pinaliwanag ko yung side ko, Mayor. Wala po akong minumura ng mga tao mo. Naintindihan ko yung pagod nila. Wala akong inaano dyan. So nagkapaliwanagan? So nagkapaliwanagan. Natanggap naman niya. Humingi din naman siya ng pasensya sa akin.